Diba naririnig yan? Okay, narinig niyo na ba ako? Okay, ganito yan. Alam ko lahat tayo hindi masaya sa pangyayaring nangyayari ngayon. Pero wala tayong magagawa. Gawin. Ito, I was asked by the management of CIPAS, particularly the Health and Sanitation Department, including the office of the chairman and the vice president, to tell everyone, sana nandito sila, pero because of the pandemic, they are not able to come here even at us. Naka-confine sila ngayon sa sarili-sarili nila tahanan at hindi sila makapasok. Excuse. Okay. So, I was given the full authority to discuss this matter among yourself and to convey the message of Kipas to everyone. There is two things only for you to follow. Either you comply or you resign. Or you resign. Oh, resign na. Okay. Now, I will tell you what is the reason behind kung bakit kailangan tayo mag-adjust ng ating mga room. Unang-una na nag-inspection dito ang EDC sa dormitory ninyo. During the pandemic, hindi lang naman dito sa Sentai dormitory, kung hindi lahat ng dormitory sa buong Pinto area. Ang galing. Dahil sa nangyari sa KYC. Hindi ko na magawa, Day. At sa nangyari na rin sa Greatech. Nakita nila ang loophole kung bakit biglang nagkaroon ng search at hawaan. Kasi sama-sama lahat ang workers sa isang room at kinaiba-ibang department. Yun ang isang pinaka-primary na dahilan kung bakit hindi napigilan at kumalat sa buong factory ng KYEC. Kaya ngayon, ang gusto mangyari ngayon ng CIPAS is tumupad sa guidelines na pinagmitingan nila ng mga membro ng EDC at ng Ministry of Health ng Sito. Sige, na, i-erase natin na lang yung room. Dito, kasi Taiwan yung mga nameless sa mga kwarto-kwarto department, gusto nila na magkaroon ng konting adjustment. Anyway, ito lang naman ang masasabi ko sa inyo. You must have to comply and cooperate. Hindi yung pansarili niya natin na papakanan o kagustuhan o dahil hindi natin feel yung ating kasama sa room. Everything can be adjusted for the sake of this pandemic. Malayo pa tayo, malayo pa ang pupuntahan na, malayo pa ang mararating natin. Hindi pa tayo tapos. Ang pandemic na ito, hanggat hindi tayo napapakunahan, hindi tayo hindi matatapos ito. Yan ang sabi ng kinikini. Then I don't know, if by June 28, mag-stop na ang lockdown or it'll continue until another 1 month. Hindi natin alam. Kaya ito na masasabi ko sa inyo, you just have to cooperate. Kasi hindi tayo, hindi ang ano na siya pa. Sabi nila sa akin, that they don't have to resist. They have to adjust among themselves. And then at the end of the day, makakapag-adjust din kayo. It's up to you. We are only human beings. At may pari-pariyo tayong mga, may mga damdamin at ano rin tayo kaisipan. So, it's nothing wrong. Kung iba na naman ang inyong kasama sa room, o iba na naman, at least as long as you are safe, pag nagkaroon ng search, at pagka nagkaroon naman ng opening, at pwede na kayo lumabas, hindi ba natin alam dahil hindi tayo napabakunahan. Kung ang atin nakahibido sa labas, ay may moving pa rin. Saan pasok kayo sa dorm? O yan, iba-ibang department. Paano na yan? We are in a state of variant ngayon. Hindi yung ordinary na COVID-19. Pinasokan na tayo ng variant, kaya ang bilis ng search. Nakita nyo hanggang ngayon, ang KYEC, hanggang ngayon, problema pa rin namin ang dormitory namin doon at naka-quarantine pa rin. Almost 100 plus na tao. Ayang mangyari ng chipa niya. Kasi oras na nagkaroon ng search dito sa Mayan o kaya sa Hukodorm namin. I don't know what will happen to the company. Tayo lahat apektado. Okay. Although what happened natin,
may mga nagsasabi, hindi naman kami lumalabas eh, wala naman nawawaan. Well, fine. Kung gusto niyo, permanent na kayo naka-quarantine dito, sa black dog. E paano na kung lalabas na kayo? Are you vaccinated? No! Kaya lang naman kayo siya, pag kayo ay vaccinated na, okay, walang problema. Pero pag hindi pa tayo vaccinated, kasi yan ang inaano ngayon ng government ng Taiwan. Everybody should be vaccinated. Para ma-stop na itong surge na ito. COVID-19 is very, very dangerous. Kasi mahirap talaga. Parang mamatay ka doon. Pati Vice President namin, natamaan na rin na dahil sa KYE. Dalawang empleyado ng Senhua, tinamaan na ng COVID-19. Eh, pasalamat ako. Hindi ako kaninong nagpunta tayo doon. Pero kahit papano, nag-iingat pa rin tayo. So kayo din sana ganyan din. So we have to comply. Wala tayong magagawa. So, yeah. As per this schedule na sinabi nila, nandito, nakaano, ito pa yung direktiba na binigay sa akin mismo ni Mang Lisa ng SR, Executive Director. By start packing day is June 18 to 19. And then the transfer of date is from 2020 to 22. And it should be finished and done by 22. And the CDC and also the Health and Sanitary Department of Company will come to inspection. Kung nag-comply ba o hindi. Okay, sige. Pasukan, tingnan ko lang. Japan ka, may Japan ka. Oh, sige. Sabihin niyo yan, walang pasok na ka. Na isang araw. Kaya nga. Ano yun, 17, 18? 18, 19, 20, 21, 22. Ang parking, 17, 18. Ganito na lang. Yung mga may interest sa paglipat tulad ng sabi nila na F1 schedule, hindi ko maintindihan kung ano yan, no? You're just ready in a position of suggestion and then we will present it to the HR for them to decide. Oh, yan naman pala. Director to the management of the Health and Sanitation Division. Four high-level managers ang nag-design dito, including the members of the CDC in Hindu. Kaya din sa hindi, whatever, ano ba yan, F1 na yan, kaya, sinabi niya sa leader niyo, masasabi na lang na leader niyo, you have to go to the Asensai, o ano, I am not here. You go there to good business, not to accept any business. Yes, I'm here to convince you. Alam mo, paglaban na kay Kuya.
Uy, dadahanin yan, Joey. Baka atakihin yan. Hindi naman sa auto. Sampan niya. Mga lalaki talaga yung matapang. Oh. Si Kuya, may pinaglalaban doon. Bawal lumabas ang ilong, ha? Salita lang. Ingay din ako liglig. Narinig niyo? Kunwari mo ako rin. Kaya nga rin dito na. Tapos yung... Nilipatan mo. Panggabi. Oo nga, iba-ibang deo. Oo, oo. Oo nga, tapos ang lipatan mo, pumapasok. Paano yun, no? Ready, tapos yan. Hindi, ready, tapos yan. Hindi, kasi pati ang room na lipatan mo, papasok pa lang. O tayo, kunyari, lipat tayo sa room na yun. Lahat tayo, ito, tapos sila, may pasok pa. Paano yan? Ito. May shut down. Yung nga nung mamaya, tatawag ako kayo mag-isa, tatawag ako sa dito. Pero kung natin tayo. Iba-ibang tinang day of sir. Kaya nga, wala man dyan niya. Aya, nag-share pala. Ayun pala nila na rin. Wala naman. Order and convince them, tell them the reason and everything. Oh, and then I comply it or not, it's up to them. Okay. And ano? Okay, mga pinigot eh. Ah, I cannot do anything. Didi rin kami makalipat. The reason behind HR is that meron tayong lahat na kapapilisi na mag-ipag-communicate at mag-ipag-usap kung sino man ang affected person. Sir, we're not looking for ano, sir. We're looking for the solution on how to transfer. Hindi naman kami nagreklamo eh. Wala na kami problema, Sir Joey, sa pag-ipad. Sige nga, te. Lakasan mo. Lakasan mo. Ano bahala? Ano na ba dyan? Wala na lang tulong na ba? Nangangailangan na kami ng tulong. Hayaan mo lang kami, sir. Pagkagulo kami, okay lang sa inyo? Sampan! 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 Sir, sampan kasi. If you want to make suggestion, you all go to the leasing plant and go to the top management and tell them everything. Okay. Ay, ayan naman pala eh. Pwede naman pala. Pawa din naman si Joey. Parang pinilit naman na.
Madali lang kasi makutos, hindi nila alam ang sitwasyon. Social distancing, saan na yung social distancing dito? So I think I have made myself very clear. Yung ibang naglalak ng room. Nung nag-meeting kami last Wednesday. Ano yung nangyari sa KYC dorm? Ay, alam naman namin yan. Ano pati na rin ako, nabalitaan nyo na rin yung nangyari sa Hong Kong dorm. Nagkaroon ng... kahit anong sabihin nyo dun, sir. Iba pa rin yung issue namin. Oo. Yung room pa. So, dapat, itong... nung last year na nagkaroon na ng pandemic, ang sabi nila is para maiwasan at hindi mag-ano, kaya nga na maaga nag-lockdown, mabuti nga, maaga nag-lockdown ng Sentai. Kung hindi maaga nag-lockdown ng Sentai, ewan po ano na nangyayari sa ating ngayon dito. Okay naman yun, wala naman problema yun. Ano yun, ganito yan. Hindi naman, hinakano ko lang naman. Yung lipatan ang problema, sir. Okay, so ito. Hello. Ayan. Ako nagpa-meeting dito kung hindi ako ang nagbigay ng announcement na dala mo ng galing sa inyong management. Kaya, nakalagay dito, you have to announce. Ayan ang announcement, ha? Kasi, kung ang meeting nito, sana nandito ng HR. Eh, walang lilipat! Walang! Nung wala pang pandemic siya, lahat kami na pilitan magbawas ng isa kasi sa ating Taiwan, ngayon, sampu na siya, may pandemic, sampu ba? May sampu daw na room. Ngayon, may pandemic pa yun, sir!
Kaya dapat pakinggan nyo rin si Michelle. Iba yung sinasabi naming panter. Halimbawa, ito, 10 tao. Sabay-sabay kami nung papasok. Walang tao sa kwarto. Oo. Walang tao nung sa kwarto. Sabay-sabay din kami mag-day off. Alam ko, yan din ngayon ang arrangement ng TUC. Last year pa sila naglipat ko yan. Ngayong year, naglipat na naman sila by department lahat. Wala ko silang masyadong question. Ang fifth band, last year pa itong plano maglipat. Ang fifth band, last year pa itong plano maglipat. Ang fifth band, arrangement ng kwarto. So ngayon, wala na kaming choice, wala na rin kami masasabi sa hindi, ayaw na nila makinig sa amin. Ate, anak, hindi pa lang namin dyan. Yun nga, yung arrangement na yan, yung sampu na yan, alam na ng company yan. Huwag nyo nang problemahin. Ang problemahin nyo na lang yung paglipat nyo ng kwarto. Yun lang ang problemahin nyo. Ano, hindi pa lang namin dyan. Ilang pa ng TUC? Ang TUC, wala silang schedule na binigay sa amin, so hindi namin malalaman. Pag binigyan sila ng 4 days na lipat, lipat sila, wala silang question. Iba-iba kasi ang day off din. So anong problema nyo? Yung sampuan na yan, alam na yan ng company. Yung sampu kayo, sila na ang nag-arrange yan. So kung may problema man sa labor, sila na ang bahala dyan. Ang gawin nyo na lang, maglipat na lang kayo ng kwarto. Yun lang ang gagawin nyo, sumunod lang kayo. Okay? Magsabi kayo sa company. Kung hindi sila, kung sila nagsabi ng department nyo sa taas, kung nakaabot man, meron man silang gustong baguhin, sasabihin nila sa amin sa dormitory. Pero sa ngayon, itong finalist na to, kailangan natin content, kailangan natin yung schedule. Ayan, meron naman palang day off. Oh, sabihin mo yan. Team, eh, iparating natin yan ang dapat mag-day off. Dito sa nila, mag-expect na sila next week. Mag-expect, huwag mo nang problemahin yung hindi nag-comply. Ang importante, ikaw na comply na. Saan kami lilipat? Kayo ang mag-uusap.